investments is governed by IFRS 9 according to the new requirement for IFRS 9. The recognition, the initial measurement, the subsequent measurement, and the recognition basis for investments depend on what they called as business model tests. So yan, lagay natin. Ano bang ibig sabihin ng BMT for business model test? Dati kasi, no, before IFRS 9, may mga old standard na nag-govern sa investment. Such as you do have PAS 32 and PAS 39. These are accounting standards that talks about investments or financial instruments. However, since the inintroduce yung bagong accounting standard, no, IFRS 9, which is effective last 2018. However, naging adoption sa Philippines as early as 2013. Kasi nga, critical yung IFRS 9 because it deals with financial instruments. So, ano ba yung business model test? Dati kasi, yung pag-classify ng investment, depende lang sa intention ng management. Trip lang ng management per class of assets. So, for example, I bought investment A and investment B. I can classify investment A in another form of instrument, while investment B, I can classify them in another form of instrument despite their similar features or characteristics because of my intention on investment A as compared to investment B. So, halimbawa, in-acquire ko yung investment A mula sa isang company na actively traded yung shares niya sa market. And then, yung investment B, ganun din, actively traded ang shares niya sa market. However, magkaiba yung treatment ko kay investment A, investment B. Yung investment A, bala kong ibenta pag gumanda ganda yung merkado, yung investment B. Gusto ko lang siyang hawakan until it matures. So, if you notice, per instrument itself, no, instrument by instrument basis. So, ang pinakaiba niya ngayon sa IFRS na instead of instrument by instrument basis, ang measurement niya is based on portfolio of asset. So, alam mo naman siguro ang ibig sabihin ng portfolio, di ba? Portfolio, parang folder, marami tayong instruments sa loob ng folder, pero lahat yon kahit ano-ano pa yung features na in-exhibit nila, lahat yon i-recognize lang natin based kung ano ba yung intention ng management in managing, holding this portfolio. So, for example, bumili ako ng isang publicly traded na investment sa market. Bumili naman ako ng isang non-traded in the market. So, yung dalawa, pareho kong gustong ibenta. Okay? Pero pareho siyang pwedeng ibenta. It could arise from speculation. Pero because I elected another kind of model or decision for that to manage the investment, yung decision na yun yung mag-prevail. Now, so, ang tawag dyan, BMT, or the business model test. So, in the business model test, no, hinahati natin yung tinatawag nating intention ng management. So, ano ba yung intention ng management? Una, in the portfolio of asset, una, you need to collect contractual cash flow solely from payment of principal and interest. So siguro nababasa niyo na to sa ibang material, no, yung tinatawag nilang SPPI test. So ito, no, you have an investment from a debtor, no, nangako siya sa iyo babayaran kanya ng fixed amount of principal at interest until it matures. So yung cash flow mo contractual. Pag sinabing contractual, series of cash ang papasok sa iyo upon realization of the period of time. So yun yung tinatawag na solely individually or uniquely solely for payment of principal and interest known as SPPI. Yung isa naman ay acquire an investment kasi gusto ko ibenta. Yun yung isa. Yung isa naman, no, ay acquire investment kasi gusto ko siyang ibenta. Or kapag hindi maganda yung market, gusto ko siyang hawakan ng pilit na choose. So, yung SPPI test, ang intention mo is to hold the investment until it matures. Yung sell, of course, to sell. Yung isa naman, both. Natindi tong isa, both. Kapag gumanda ang market, upon speculation,
you will sell it. Kapag hindi, or at least you do have principal and interest. Because of this business model test, you can now measure or rather classify what type of investment is applicable for them. So for example, for contractual cash flow, no, SPPI, or to hold, sila yung dati mong tinatawag na held to maturity security. Kaya lang, old na siya. Ang pangalan niya ngayon is amortized cost. So sila yung investment recognized at amortized cost. Yung sell naman, no, tawag mo sa kanila dati, trading securities, ngayon sila yung tinatawag mo investment at fair value through profit or loss. So medyo mahaba, no? Fair value through profit or loss. Kahit i-abbreviate mo, ang haba pa rin, ang daming letters ka. Hindi na lang yung consumer. Ang ganda ng investment name niya ngayon, no? Backed by IFRS. Parang Daniel Padilla. Nasa kanya na lahat. So pag tinanong mo what is the initial measurement, masasagot niya. What is the subsequent measurement, masasagot niya. Saan mapupunta yung differences ng dalawa, masasagot niya. Okay? If you want to hold the investment and at the same time sell it, if the market movement goes to be favorable, you will recognize this investment at fair value through OCI. Yan. Dati ang tawag mo sa kanya, no, available for sale. Sila yung mga naririnig yung available for sale. Okay? Wait lang ha. Gagamit ng ano ko eh, buburayin ko lang to. Gagamit tayo ng eraser. Yan. Wala lang. Gusto ko lang burahin siya. Okay? Para consistent, no? Yung mga parenthetical old names, yung mga hindi, yun yung mga new names na ginagamit natin in the standard. Pero for the purpose of board exam, lumalabas itong mga to, ha? So, huwag kayong magugulo if lumalabas itong mga to. Sila pa rin yung nature nila, no? Okay, next. For amortized costs, you will recognize them under, pag-usapan na natin, no, amortized costs, fair value through profit or loss, and fair value through other comprehensive income. Actually, meron yung pang-apat na klase ng business model. Okay? So, ito, hindi ito nire-recognize as pang-apat, pero for the purpose of exam, kailangan mo lang din ma-identify. So, ang tawag sa kanila, others. So, ano ibig sabihin ko sa others? Hindi binanggit sa problem for payment of principal, hindi sinabing ibebenta, hindi sinabing hawakan, and at the same time, ibebenta. So ito, gumagamit ito ng tinatawag nating fair value option. Okay? I don't know if you heard already or you read in your materials the term FBO, fair value option. So ano ibig sabihin ng fair value option? Ibig sabihin ng fair value option, despite that the investment exhibit this kind of characteristics, held to mature, you can dispose. But the management elected this kind of fair value option, they will use FVOCI. Okay? Please take note of that. Ah. So in the problem solving, in board exam, pag nabasa mo, the company elected fair value option in measuring these financial assets, what they are trying to say is to recognize it at fair value through OCI. Ayun din yan po. Okay? May isa pang klase ng others, no? Ito, medyo bababa pa to, no? Magre-recruit pa. Ito ng mga others na to, okay? They elected the fair value option. Fair value option din. So, they will recognize a fair value through profit or loss despite the fact that it exhibits the features of the first three. So, ang tanong na lang natin, anong pinagkaiba ng dalawa? Tama? So, pinagkaiba ng dalawa, etong OCI, applicable to sa bonds. Yes, meron yan at sa shares. Ito namang fair value through profit or loss, no, applicable sa shares only. So, yan ah. Yan yung recognition ng ating mga investment. Di ba ang bilis? Okay. O, clear na natin. Bakit? Pasok naman natin yung mga klase ng financial instrument. So, kung kanina, familiar ka na sa initial measurement at subsequent measurement, ngayon naman, classification ng financial assets. Ngayon naman, pag-usapan natin kung sino-sino yung mga klase ng financial assets na meron tayo. Okay? Mas magandang pag-usapan natin yung mga yun. Sige.
Meron tayong tinatawag na debt instrument. Okay? Pag sinabi nating debt instrument, sila yung mga bonds investment or investment in bonds. Gumagamit sila ng tinatawag mong bond indenture. Bond indenture is like a document na parang promissory note pero medyo formal lang nature at marami mga investors or creditors ang involved. No? Nakalagay doon kung magkano mo matatanggap yung amount kasi ikaw yung creditor for this example. So, ikaw na tumanggap nitong bond indenture, ang tawag sa'yo, bondholder. Kasi investor ka eh. Okay? Bondholder ang tawag sa'yo. Yung kabilang party na naman na nag-issue ng bonds, ang tawag sa kanya, bond issuer. Okay? So, si bondholder, sa viewpoint natin ngayon, ikaw yan. Ikaw yan, huh? For the purpose of this discussion, is a creditor or an investor. Yung isa naman na nag-issue ng bonds, siya yung debtor. Okay? So, kung mapapansin mo, ikaw ngayon yung may pera, kaya kanya inisyuhan ng bonds, binigyan mo siya ng amount in the beginning, pero itong amount na to, mababawi mo through payment of principal and interest. So, yan yun. Okay? Next, meron ka namang tinatawag na equity instrument. So, pag equity instrument, isa na ang pinag-uusapan natin dyan, yung shares of stocks. Tama? Yun lang yung klase ng equity instrument natin. So dito, owner ka. Okay? Investor owner ka ng isang company. Then sa gitna, okay, ito yung mga ayaw na ayaw mo sana lumabas sa exam na hanggang ngayon pinagdadasal mo, the derivative financial instrument. Okay? So yan yung mga derivative financial assets or simply known as the derivatives. Okay? So next, under bonds, meron tayong tatlong recognition requirement. Okay? Using again the business model test, if it will collect solely, yung mga hindi pa nakakaalam ano spelling ng solely, ito lang po yun. Okay? If you hold contractual cash flows to collect principal and interest solely, okay, or SPPI test, they are measured at amortized cost. Next, if here in this example naman no, you want to sell or dispose this investment, you recognize fair value through profit or loss. If yung isa magkasama hold and sell, no, taglay niya yung unang dalawang feature no, you will recognize fair value through OCI. Okay? So dito muna tayo mag-focus. Pag-usapan natin ngayon yung tinatawag na initial measurement. Okay? So, sa problem solving na encounter niyo, di ba? Bumili ka ng bonds, tinatanong sa'yo magkano mo raw i-recognize yung bonds at the beginning or at cost. So, for initial measurement ng bonds, okay? The initial measurement is fair value plus transactional cost. Okay? So, yung transactional cost, tawagin na lang natin directly attributable cost. At dahil marami sila, lagyan natin ng letter S. So, anong basa dyan? DAX. Okay, at alam mo ha, pag DAX, mahalaga. Di ba? I mean, DAX na about directly attributable cost yan. Okay, may iniisip mo, di ko maintindihan yan. Basta ako focus lang dito. Okay, pag DAX, mahalaga. DAX means directly attributable cost. So, may impact, may effect sa cost ng asset. When we say fair value, guys, okay, dalawang klase yan. Yung fair value, una, yung pinagdadasal mo palagi na sana lumalabas sa exam para haya-hayang buhay, quoted price. Ah, maganda yan, no? Mababasa mo yan sa exam. The investment has a face amount of 1 million. It is quoted at 103. Hindi mo na kailangan pag-isipan yan. Tama? 1 million times 103 lang. Then that's already the fair value. Okay? Yung isa naman, ito yung susukat ng puyat at sakripisyo mo. Kapag hindi given ang quoted price at ang binigay lamang face amount, natutunan mo na sa loans and receivables discussion natin last time, that the future amount is not always the present value, or the present amount because of
Correct. Time value of money. So, kailangan mong mag-present value. Okay? So, yung isa, pinagdadasal mong lumabas, no? Ito yun. Yung isa naman, ito yung talaga lumalabas. Okay? Siyempre, di ba? Nagpuyat ka. Tama? Nagsakripisyo ka. Tapos, ang dali lang ng tanong. Yeah? Well, minsan ang mga examinee, ano sila, guilty. Lahat naman tayo, guilty tayo ng overthinking. Di ba? Nasolve mo lang using 1, 2, 3. Okay? Mapapaisip ka, di ba? This cannot be. Ha? Hindi ako bibigyan ng ganito kadaling tanong. Notwithstanding, na yun na pala talaga yung tanong at yun lang yung tanong. So be careful on that, no? Quoted price or market price and fair value.